Hi, good morning. So, nandito tayo sa kwarto kung saan ginagawa namin yung mga stickers, or label, or products. So, today, tuturuan ko kayo paano namin ginagawa. Yun, papakita namin yung proseso. So, as you can see, medyo magulo yung lugar. So, tara, let's start. So, first thing, yung mga kailangan natin gamit pag gumagawa tayong sticker, yan, number one, laptop. Kasi dito natin ginagawa yung ating design, dito natin nililayout, okay? So, gamit ko MacBook kasi mas gusto ko yung kulay, mas accurate yung kulay. Pero, pwede ka pa rin magumamit ng Windows-based na laptop. So, ito yung gamit ng kapatid ko. So, printer, of course. So, ito, this is Epson L120 pigment ink yung gamit namin dyan. This one is yung Epson L1300. This one is Eco Solvent ang gamit. So, yung Eco Solvent is the one na ginagamit natin sa mga tarpaulin. So, this is a modified one. Converted one pala. So, for transparent sticker, ito, ginagamit namin ito siya. So, what else? So, ito yung aming laminator. So, A3 size. This laminator, so pwede siyang cold, pwede siyang hot. Then, yung ating pang-cut, this is the Cameo. Cameo 4. We are using Cameo 4. So, basically, that's it. So, ibang equipment, cutter, pag yung mga excess, pang trim, ruler. So, this is yung self-healing cutting mat. So, as you can see, gumagawa rin kami ng acetate for screen print. Screen print rin kami ng stickers, t-shirts. So, yun, tara! Alright, so first thing na ginagawa natin is dinedesign natin yung layout dito sa computer, sa laptop. So, ginagamit ko sa Adobe Photoshop. So, kung ano yung request ng client or kung gusto silang baguhin, dito ko ginagawa. So, kung makikita nyo, dito nilalagyan ko na kagad ng offset yung layout for printing. Okay, so yun yung natin ginagawa. So may mga iba't ibang software kayo pwedeng gamitin, Illustrator, CorelDRAW, pero mas madali, komportable kasi gumamit ng Adobe products kasi ito yung inaral ko. Okay, next step natin is from here, pupunta tayo sa Silhouette. So nandito tayo ngayon sa Silhouette Studio. Ito yung software ni Cameo para sa print and cut. So dito tayo naglalagay ng layout natin, paano siya ika-cut, dito nilalagay yung dito natin tinetrace yung sticker para dun sa cutting niya. So, ito yung kita niyo yung kulay pula, yung trace, so dyan magka-cut yung ating cutter. Hindi ko na siya papakita kung paano yung process, so kung ano yung aming settings, so maybe sa another video natin siya gagawin. So, from here, test print muna tayo. So, pag sinabing test print, sa bond, A4 size na papel, doon ko muna tinetest yung print. Then, tetest ko dun sa cutter. Okay, labas natin yung cutter. Okay, so... So, print dito sa L120, pigment ink, then... Itetest ko dito yung cut nung Cameo. Pag sablay, adjust ulit ako dito sa settings para makuha ko. Then test print ulit, then cut. So, ginagawa ko yun sa scratch lang na A4 size para hindi sayang yung ating materials. So, pag okay na yung print, then yung cut, tsaka ko isasalang yung mismong actual material dun sa printer, then tsaka ko siya ika-cut. Okay. Pagka print ko dito, minsan lalagyan natin ng photo top. So nilalaminate muna natin yung sticker for added protection para mas mag-last yung sticker. Then saka natin siya kinakap. So yun yung proseso. So tara.
So, load muna tayo ng scratch paper, A4 size. So, nangunguha ko sa mga office, yung mga tiran lang papel para di sayang. So, yung may print na yung scratch paper natin, kung makikita nyo. So, ito yung ginagamit ko para sa test print. Yan, pagkat test print natin, then test cut natin. So, na-print na natin yung test print natin. So, lalagay natin ngayon siya sa cutting mat. Then, sasalang natin siya sa cutter. So, ginagamitan ko siya ng tape kasi wala na siyang dikit. So, tsaka para i-secure lang yung kapel. Okay, so na-secure natin siya. Salang natin ngayon sa cameo. Okay, so ready to cut na siya. So cut at punta tayo sa software, then i-cut na natin yung test print natin. Okay, so punta tayo sa Sen. So tama. So mabaan lang natin yung force. Kasi papel lang siya. Hit Sen. Okay, so it's done. Check natin ngayon kung okay yung cutting niya. As you can see. Okay, so i-peel natin. Thank you.
Sa test print, okay yung cut. So, pwede natin itry one more time. Test print ulit tayo. Tapos, check natin kung ganun pa rin yung cut niya. Then, tsaka natin pipiliin siya sa actual material. So, check natin yung palawan test print. Okay, kung okay ba yung cut. So, as you can see, okay pa rin yung cut niya. So, pag ganito, pwede ko na siyang isalang sa actual material, tsaka natin siya lalagyan ng photo top, then ika-cut. Okay, so ito yung photo top natin. Naka-roll niya siya. Kukuha lang tayo ng A4 size, kakat tayo, then yun yung ilalagay natin doon sa ating sticker. Yun, napagkat na tayo ng photo top. Rolyo yung binibili namin, mas nakakatipid kasi kami. Kasi bumili kami, naka-cut na tas ilang peraso lang. So, mas mura kasi siya. So, i-print natin yung layout natin sa actual material na nalagyan natin ng photo top. So, iTech vinyl sticker, matte, ang gagamitin natin yung material. So, magandang klaseng material to. So, ito yung usually na ginagamit namin palagi pag sa waterproof sticker namin sa mga labels, sa mga products. So, meron kaming regular sticker na ginagamit pag yung medyo low budget. Yung hindi naman kailangan na waterproof yung kanilang sticker. So, less yung cost nun, yung price nun. So, meron kami nun. This one, very sa recommended to for stickers. So, may nakita tayong supply dun sa print ng unang layout. Oh, ito yung nangyari. May sobrang print dito sa labas pag piniprint. So, hindi natin kailangan yun. So, inayos ko muna. Hindi ko rin alam bakit may ganito. So, nag-re-layout ako. So, kasama yan talaga sa pag-piniprint ng stickers. May mga supply. So, nung nag-re-layout ako, ito naman yung nangyari. Kumupas na yung kulay ng print plus nakikita ninyo sablay na yung cut ni Cameo. So from here, kailangan ko siyang i-adjust para sumak ulit yung cut. So pag pinil nyo, so yan, hindi na eksakto yung cut, which is common pag gano'n. So, sayang yung materials, actual sticker paper. So, nag-reprint ulit ako. Okay, so, I think okay na yung kulay. Pero ang problema,
sablay na yung cut. So as you can see, pinili natin, hindi na siya tumatama. Sakit ito ng kamayo talaga. So test print lang ulit ako kasi yung kulay hindi na-achieve. So yun, sample, hindi na tumatama yung cut. So hindi ko na i-record, magka-test print muna ulit ako. So sana makuha ko. Ito na yung print natin sa actual material. So I-Tech vinyl matte sticker, tapos so merong extra na glitter na photo top, yun ang gagamitin natin para medyo social. Tingnan. Okay, so punta tayo sa ating laminator. So cold lamination lang siya. Laminate natin. So no heat applied to ha. Patong lang natin yung laminate niya. And pag natapos to, lalagyan natin sa mayo para makat na. So, ilalapat na natin sa cutting mat, then sasalang natin sa kamayo. Wala na pong dikit yung cutting mat, tape na lang pong ginagamit namin. Alright, so tatay na kamayo. Medyo magulong setup namin, so gato talaga pag home base lang. Okay, feed natin yung cutting mat dun sa kamayo. Alright. Okay, set na natin yung settings natin sa pag-cut. Alright, hit send. Alright, it's done. So, tingnan natin. Okay, so kita nyo naman, sakto yung cut natin after nung adjustment na ginawa natin dun sa ating settings. So, glittered finish yung laminate or photo top na ginamit natin. So, maganda siya tignan. So ito yung final product natin for stickers. Tingnan. So ito na po yung finished product natin sa stickers. So waterproof sticker to siya. Ginamit natin ang glittered photo top or laminate. So, nakuha natin ng maayos. Or nakuha natin yung gusto natin cut sa mismong sticker natin. So usually, talagang meron mga problema na ma-encounter kapag gumagawa ng sticker. Nakakita nyo naman, nagsablay-sablay kasi so nag-re-layout muna ako. At least sa final output natin, sa nakuha natin yung gusto natin. So, kung meron kayong mga question about sa settings, kung paano po ina-adjust, paano namin ina-adjust, so comment lang po kayo. So, kung gusto nyo pa po maka nood ng mga bagong video or makatanood ng video about
printing stickers. So, pakihit na lang po yung subscribe button. Hit nyo rin yung notification bell. So, pakilike na rin yung video. Then, share nyo po para maraming magbigyan ng idea kung paano gumagawa ko ng sticker. So, again, maraming salamat po. So, see ya sa next video.